Saan nag-aaral? STI College Santa Rosa po, taking up Business Management major in operation. Crush ka ng eskwelahan. Kasi po, dahil din po sa talent ko sa pagganta, tas dancer din po ako ng school. Tapos po, naranasan ko na rin po, hinuhulugan ako ng sulat sa loob ng room. Wow! Taray! Ano ganun po talaga ang maganda. Ano mga sulat yung hinuhulog niyan sa loob ng room? Yung kalimitan po umaamin na gustong-gusto daw po nila ako, bigyan ko daw po sila ng pag-asa, sorry, patay ako sa nanay ko. Bata ka. Ano ba trabaho ng father mo? Wala po. Yung papa ko po, kuya Willie, ko po siya nakikita. An? Hindi po. Bakit? Ang father mo? Yung papa ko po kasi, so palibasa po, foreigner. Ah, foreigner ba opo, half po ako, half British. Ah, Briton? Opo, yung daddy so, ko. So, yung father mo, magmula ng pinakanak ka? Never ko po siyang nakita. Sino kasama mo? Pinapakilala ko po sa buong mundo ang pinaka-the best at supportive na nanay. Si Nanay Rexy. Magandang gabi, Will! Maraming salamat. Binigyan mo ng pagkakataon ng anak ko. Makapasok dito sa Wawawin. Kahit paano, makikita niya sa buong mundo. Baka sakali ito nang maging daan para matupad ang pangarap niya. Salamat. Ano ang gusto sabihin sa maganda niyong anak? Anak, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Matanda na ako, pero hanggang sa huling hininga ko, magsusuporta ako ng susuporta sa'yo saan man lugar ka pupunta para mag-audition, para mag-judge sa kung anong contest or sumali sa kung anong contest. Kahit hikain ako, anak. Talagang hindi kita iiwanan. Ako po ang dakilang bodyguard niya. Totoo po yun. Kasi po sa isang relocation site lang po kami nakatira. Saan paglabas po? Relocation site po. Kasi mahirap lang po naman talaga kami. Isang relocation site po sa Santa Rosa na paglabas mo naman po ng bahay, ang dami ng mga tambay dyan nag-iinuman. Na kahit kasama akong magulang, walang pasintabi sila na ang anak ko ay sisipulan, sasabihan ng, yan ang pakakasalan ko. Yan o, ex ko yan. Ang kakapal! Patawarin naman nila ako. Eh, talaga lang po, bilang magulang, tama. Hindi ko po gusto talaga yung gano'n. Sir Willie, kung malalaman mo lang, nis at sinihan, di pa po nakapasok yan. Hindi siya marunong gumimik. Hindi siya marunong maglakwacha. Ganun po siya ka-responsable. Kaya naman po proud na proud ako sa anak ko. Shane, nak, huwag ka lang sanang magbago. Totoo, hindi ka pa nakapasok ng sine? Never po talaga. Hindi po grabe. Talaga ako nakapasok. Hindi po talaga. Bakit? Hindi siya pinapayagan? Eh, sa mahal naman po na sinehan. Eh, di ibili na lang po namin ang pagkain. Naglalakad nga siya papasok sa school. Iniahatid ko, sinusundo ko. Ganun po kahirap ang buhay namin. Hindi po ako nagpapaawa. Sinasabi ko lang po ang totoo. Dong gusto ko lang pong ipaunawa sa inyong lahat. Ganun po ka-responsable ang anak ko. Na kahit ganyan sa kaganda, mukhang mayaman, hindi po. Marunong siyang magtiis, marunong siyang makontento sa buhay niya. Yan po ang pinagmamalaki ko sa kanya. Ano gusto mo na sabihin sa nanay mo? Ma. Ano, syempre una, maraming salamat kasi sinasamahan mo ko sa lahat. Kasi alam mo pangarap ko to, na kahit sobrang hirap ng buhay, kahit manghiram ka sa pamasahe sa kapitbahay, ginagawa mo. Tsaka kahit minsan nagre-reklamo ako kasi gusto kong magkaroon ng cellphone para magamit sa school. Okay lang, naiintindihan ko naman, ganun talaga yung buhay, di naman lahat ng bagay pwede kong makuha. Siyempre kung gusto kong magkaroon ng ganun, paghihirapan ko na lang. Tsaka kung may isang bagay akong hihilingin, yun yung sana habang buhay na lang kitang kasama. Kasi ano, sa'yo ko lang natututunan lahat ng bagay na tinuturo mo sa akin sa araw-araw na kahit sobrang daming nagda-down sa akin, lagi mo sinasabi na, sige, go lang. Fight lang, kaya mo yan. Huwag ka maniniwala sa sinasabi nila, basta alam mo sa sarili mo kung sino ka. Tsaka ma, mahal na mahal kita, alam mo yan. Hindi ba niya nakita ang father niya? Minsan po. Hindi po. Hindi bakit? Po talaga. Umalis po kasi yung father niya, buntis ako sa kanya. Ilan buwan kayong buntis noon? 7 months po.
Tapos hindi na niya? Hindi na po niya talaga nakita. Ako na lang po nagpalaki sa kanyang mag-isa. Anong pangalan ng father mo? Anthony Jones po. Oh, ito yung chance mo. Kasi napapanood tayo sa Pinoy TV. Eh? Daddy, alam kong hindi kita nakasama. Pero syempre, teenager ako. Gusto ko din kasi maramdaman yung feeling na may tatay ka, yung yayakap sa'yo pag sobrang down ka na. Yung dalawa kayo ni Mama. Kahit di kita nakasama, mahal na mahal kita. Sana umuwi ka dito para lang kahit isang araw lang yung iniingi ko para lang makasama kita. Tapos mayakap lang kita, okay na yun. Love you pa. Malay mo, di ba? Alam mo yung story mo, manaming story yun eh. Samali ka dito. Si Samu ay aking contestant. Dati. Yan, magkamukha kayo. Si Samu, dancer ko na ngayon. Siya yung naging contestant din. Ganyan din ang buhay niya. Ang father niya ay taga saan? My dad's American. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Nandiyan ka rin sa kinatatayuan niya dati. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo. Na ganyan talaga ang buhay kahit minsan nahihirapan tayo. Hindi lang sa financial na buhay. Kahit sa pamilya din na andyan yung mabi natin, nagsusuporta sa atin. Pero kulang pa din kasi gusto mo na nandyan yung father figure para sa'yo. Naiintindihan kita. Kaya thanks sa'yo, Kuya, kasi dahil po na napanood po ng daddy ko sa internet yung episode po na yun. So, nag-message po siya sa akin sa Facebook. So, nakausap ko po siya. Wow. Talaga? Noong 2013, after a year, may nag-chat po sa akin yung kapatid ko sa side ng daddy ko. So, sabi niya, hinahanap ka ni daddy na ito yung Facebook niya, nahihiya siya mag-approach sa'yo kasi hindi siya nagpalaki sa'yo. Makita mo? Malay mo, di ba? Makita ka din ng daddy mo. Hindi ko alam na gano'n nangyari sa kanya. Nakita mo pa rin daddy mo noon. Salamat po sa'yo, Kuya. Araw-araw nakakausap ko na po yung daddy ko. Wow.